Hi mga kayag! Welcome back ulit na naman dito sa aking munting tahanan at kung baguhan ka pa lang, huwag kang mahiyang pumasok at saka click mo na rin yung subscribe at notification bell para updated ka sa mga bago kong uploads! Mga kayags, bago natin simulahan nga pala ang lahat, gusto ko nga palang magpasalamat lalong-lalo na doon sa mga nakasubaybay, doon pa rin sa mga nakasubscribe hanggang ngayon sa akin, yung mga nakasubscribe na mga loyal kong mga subscriber, o andyan pa rin sila nakasuporta. So maraming salamat sa inyo kasi andyan pa rin kayo. Okay, for today's video, ano ba yung mga pag-uusapan natin ngayon? So siguro nabasa nyo na yung title sa vlog na to, kung paano ko napanatili yung aking YouTube account hanggang ngayon after kong ma-demonetize. I think within a year na yata or a month. Well, yun ang pag-uusapan natin ngayon, guys. At gusto kong ipaliwanag lahat sa inyo kung bakit hanggang ngayon is, wow, andito pa rin yung YouTube account ko, hindi pa rin siya nawala, hindi pa rin siya naiba ni YouTube. So, yun. Marami tayong topic ngayon na i-explain ko tungkol sa aking YouTube account. Okay, mga kayags, unang-una is, explain ko muna yung tungkol sa YouTube account ko. Well, nagsimula yung YouTube account ko no October 9 or October 16 yata kung naalala ko. 2016. Yes. Nagsimula akong gumamit ng YouTube at naglagay ng account sa YouTube. Tsaka hindi pa ako vlogger noon. Hindi pa ako nagba-vlog, hindi pa akong gumagawa ng mga videos hanggang sa dumating yung time na nakapanood ako ng mga videos ng mga magagandang content o tas tungkol din sa mga daily vlog. Parang sa si Lloyd Coffee Cadena. Siya yung parang nagbigay sa akin ng inspirasyon na why not try ko ding mag-vlog. So yun nga, noong 2018, nag-start akong mag-vlog. Nag-start akong mag-upload ng mga videos sa YouTube account ko. So, excuse me. So yun na, meron na akong mga videos sa aking YouTube account. So ano ba yung mga nangyari? Nakagawa ako ng mga ilang video lamang. I think 5. Tapos yung nangyari is sinabihan ako ng kaibigan ko na kumawa ng Google AdSense. So yun yung ginawa ko. Pumunta ako sa site, sa Google AdSense, tapos nag-apply ako doon. Tapos yung nangyari is, mga ilang buwan, inaprubahan ako ni Google AdSense. So, nalagyan yung YouTube account ko ng partner verified by Google AdSense. Okay, pagkatapos mga kayags, doon ko nakita yung iba-ibang mga steps na kailangan sundin at saka mga policies, mga rules ni YouTube. Lalong-lalo na pagdating doon sa monetization process. O, doon ang pag-uusapan natin. Di ba kailangan ma-reach mo yung 1,000 subscribers at saka 4,000 watch hours within 1 year. O, yun mga kayags. So, nangyari is, nag-upload ako ng mga clip videos ginawa ko doon sa Showtime from Indonesia yata yun. O, tapos yun, nag-trending siya yung mga ibang videos na reuse content ko lamang yung iba. Ganito yung nangyari. Last, 2019 kasi nga nag-vlog ako, nag-upload ako ng mga video sa YouTube is 2018, nag-start ako noon. Tapos year 2019, I think February or May, reviewal na yung YouTube account ko kay AdSense kasi nga nakuha ko na yung 1,000 subscribers at saka inabot ko na rin yung 4,000 watch hours. I think nakakuha ako ng 6,000 watch hours. So ayun, excited na nga ako kasi nga akala ko na tatanggapin ako ni YouTube. Tapos nangyari, umabot ng isang buwan or I think 1.5 months, nag-email sa akin si si YouTube. Ang sabi doon na sorry kasi nga daw hindi accepted yung yung YouTube account ko para sa Google AdSense. So yun, may mga nilabag daw akong batas. Yun nga, tinignan ko, tapos may mga reuse content pala ako doon. Totoo naman. So yung ginawa ko, kasi nga may mga copyright din ako na mga videos, so yung ginawa ko is, nilinis ko yung YouTube account ko. Dinilit ko yung mga videos na may mga yung mga reuse content ko, o yung mga hindi akin na videos. Dinilit ko yun, di ba rin ang masakit? Ang importante is, malinis ko lang yung YouTube account ko. So yun, may natira akong 4,000 plus na watch hours, di ba 6,000 yun? Tapos ang nangyari is, nag-re-apply ako ulit. Tapos, pagkatapos ko mag-re-apply mga ilang buwan, yun, nangyari, demonetize pa rin. Kasi nga, may mga reuse content pa rin ako na, at saka mga, dahil siguro sa mga copyright na nangyari, kaya hindi pa rin ako tinatanggap ni YouTube. So,
parang na-dismay ako. Pero ayun, pinagpatuloy ko pa rin. At saka makikita nyo dito na yung huling ano ko, yung huling upload ko na video, yung huling vlog ko is noong August yata, yung 2019. Doon ako nag-last. Kasi nga, parang walang nangyari eh. Yung mga effort ko, yung mga pinagagawa ko, yung pag, hindi ako natutulog minsan kasi nga, tinatapos ko munang i-edit yung video para maganda yung kalalabasan. Tapos yun yung nangyari. So ayun, tinanggap ko yung lahat hanggat sa umabot ng 6 na buwan kasi August. So, September, October, November, December, January hanggang ngayon, February 2020. So February ngayon, ito na nga, bumalik ako after 6 months. Alam niyo ba mga kayags, tiningnan ko yung YouTube account ko doon sa browser o sa computer shop, tiningnan ko doon. Tapos chinik ko kung anong nangyari sa YouTube account ko. Alam niyo ba kung ano yung nakita ko after 6 months na hindi ako nagpaparandam kay YouTube? Bumaba yung watch hours ko. Yung natira is 900 watch hours na lang. So from 4,000 to 900. So ang laki ng binawas ni YouTube. Tapos nung mga nakaraang araw yata or kanina, tingnan ko ulit, yung natira na lang is 100 plus. Bakit ba nangyari yon? Kasi nga, may mga dinilit akong mga videos na mga reuse content din. So yun, yung mga views doon, syempre, nabawas. Oo. Tapos yung nangyari, ngayon, positibo pa rin ako kasi doon sa monetization, ayan, papakita ko siguro dito, siguro malagay. Doon sa monetization, nakalagay doon na not enabled. So, ibig sabihin is, pwede pa rin akong ma-monetize ni Google Ads. Pwede pa rin akong ma-monetize ni YouTube at malagyan ng Google AdSense ang aking videos. So, kasi pag naka-disable daw yun, ibig sabihin is, kailangan mo nang anuhin yun, ayusin yun kasi nga hindi ka na pwedeng mag-apply ng monetization. Pero pag nakalagay lang dun is not enabled, ibig sabihin pwede pa. So ayun, nabigyan ako ng pagkakataon na balikan yung pag-vlog kasi ito yung passion ko. Tapos isa pa is nalinis ko na rin yung YouTube account ko. Dinilit ko na yung mga reuse content na mga ano dun sa videos ko. Tapos pwede pa akong ma-monetize ni YouTube. So, wag na wag kayong mag-alala, guys, dun sa mga nagtatanong, lalong-lalo na sa mga small YouTuber dyan, sa mga nagtatanong na ano yung mangyayari after na pag na-demonetize ka, tapos hindi mo na-reach yung threshold ni YouTube na 1,000 subscribers, 4,000 watch hours, ano yung mangyayari sa YouTube account mo pag naabot ka na ng 12 months or 1 year more. Well, guys, ang masasabi ko is, ito based lang to sa experience ko, guys, ang masasabi ko is, yes, mananatili pa rin yung YouTube account nyo at hindi ito mawawala as long as wala kayong nilabag na batas kay YouTube. Sobrang blessed ko pa rin kasi parang ito na yung magiging second chance ko na bumalik sa pag-vlog. Medyo ngayon, ito na yung babalikan ko at pagtutunan ko ng pansin. Ayun na nga mga kayags, wag na wag kayong mawawala ng pag-asa lalong-lalo na dun sa mga small YouTuber dyan na katulad ko na hanggang ngayon is demonetize pa rin yung channel nila. Yung mga hindi basta-basta tinatanggap ni YouTube. Alam nyo ba na sa kakapanood ko ng mga vlog, ng mga reviews tungkol kay YouTube, ang dami-dami ko nang natutunan. Yung tipong sobrang strict talaga ni YouTube. Lalong-lalo na sa mga small YouTuber dyan. Kasi parang ganito eh, lalo kang pinapahirapan. Parang isa kang kasambahay na pumasok sa isang mansyon para magtrabaho. Tapos pinapahirapan ka ng amo mo. Tapos doon binabasi kung gaano ka katatag sa sarili mo. So, ganun yung mga natutunan ko kay YouTube. So, hanggang ngayon, kahit na anong gawin ni YouTube sa akin, hindi ako titigil at hindi ko siya titigilan. Nawala lang ako sa pag-YouTube, sa pag-vlog. Kasi nga, dahil sa na-depressed ako ng konti, tapos na-dismaya din ako sa mga nangyari, pero ngayon, tanggap na tanggap ko at willing akong ipagpatuloy yun lahat. Oo. So, sa mga small YouTuber dyan, keep on vlogging lang, keep on uploading new videos, yung mga nakakagalak na videos, yung mga videos na nakapagbibigay sa inyo ng nakapagbibigay ng tips sa iba, ng aral sa iba. O yung may mga matutunan talaga sila. Yun na nga mga kayags, wag na wag kayong matakot na hindi kayo ma-monetize agad pag naabutan kayo ng deadline ni YouTube pag hindi niyo nakuha yung threshold niya. Kasi hindi naman kayo tatanggal ni YouTube as long as wala kayong nilabag. Yun lang talaga ang sasabi ko. Kailangan keep on uploading lang. Ako nga, sa akin, check na yung 1,000 subscribers kasi meron akong 1K plus. Yung nangyari nga lang sa watch hours ko bumaba o kumonte. Ano na lang siya, 100 plus. Tingnan mo, 100 plus.
wow, ang laki ng kinuha ni YouTube sa akin. Kailangan lagi kayong pumupunta sa YouTube account niyo, parang bahay niyo lang. Tapos lagi niyong nililinisan kasi pag madubi na, hindi nagugustuhan ng may-ari. Parang ganun. So, keep on vlogging lang guys. Huwag tayong tumigil sa pangarap natin kasi ako, pangarap ko talagang maging isang ganap na vlogger. Kasi hanggang ngayon masasabi ko pa rin na hindi pa ako ganap. Oo, kahit naabot ko na yung 1,000 subscribers, kahit ang dami nang nanonood, ang dami nang nagko-comment, ang dami pang kulang sa akin. So, yun, pagpatuloy lang natin mga kayags, huwag na huwag tayong susuko. Maaabot din natin yung mga bagay na gusto nating maabot sa buhay. Yun lamang mga kayags, thank you so much for watching at na-explain ko na sa inyo yung tungkol sa pananatili ng YouTube account ko doon sa YouTube. Oo, so, yun lang, maraming salamat. Comment kayo down below kung ano yung mga gusto nating pag-usapan next topic natin sa YouTube. Magtanong lang kayo guys kung ano yung mga gusto itanong nyo. Doon ako tumatarget sa mga small YouTuber channel kasi gusto kong makatulong. Gusto kong tulungan sila na magsimula. Tulungan na bumangon para sabay-sabay naman tayo maangat. Di bali nang pakunti-kunti yung mga ano natin, step natin. Kasi dadating naman tayo sa punto na makakarating tayo sa itaas. Be positive lang guys. So, bye-bye. Maraming salamat sa inyo.